Alam naman natin lahat na, di ba, Boss Carlos, na itong si Speaker Defensor, isa yan sa bayani na lumaban sa mga oligark noong panahon na grabe, Meralco, ABS-CBN. So, welcome back mga Mamsters. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, maligayang pagdating po mga Mamsters. Inaanyayaan ko po kayo mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga ganitong videos. Ang inyong lingkod, MAMSTORIES, para sa mga latest at maiinit na balita na hindi in-airin ng mga bias media, mapapanood nyo na dito lang sa MAMSTORIES. Mga MAMSTORIES, sabay-sabay natin panoorin. Tiger, bakit po kayo natanggal? Bakit ano ba ang pinagmulan nito? No, kasi parang biglaan eh, biglaan. No. Actually, Carlos, Balatbay, kanina, di ba sabi nyo, hanggang saan ang limitasyon natin sa pag-uusap? Sabi ko, open. Pagtawag nyo pa, introduction pa lang, eh, medyo na off balance na kaagad ako. Pero anyway, alam nyo, Carlos, what advice? Lahat po na nanonood, nakikinig. Ito namang speakership fight, naiintindihan ko naman. Ako naman talaga, nanindigan pa kay Speaker Alang Cayetano at inaamin ko naman yan kahit nung maging nandun kami sa plenaryo. Matapos yung speakership fight, ang sinabi ko kaagad, naiintindihan ko. Kung kukunin nila yung committee sa akin, wala kaming dapat pag-usapan. Pero noon pa man, sinabi ko na rin doon sa aming mga kasama na sabihan nyo naman sila na tayo dito magkakasama, pwede naman tayong usapin na kunyari, no? O Mike, ganito mangyari, mag-take over si ganito. O maaaring ang sabihin nga niya eh, sino ba nakikita mong pwede? O kundi itong taong to ang gusto naming ilagay. Dahil in the end, institusyon kami, magkakasama kami, nagtutulungan. Nagulat ako, parang nag-meeting kami on a Monday, Lunes. Pinakita ko sa kanya yung memo na ito yung mga iimbestigahan, ito yung mga gagawin. So sabi sa kanya, to be fair to Speaker Velasco, ganito pa pagkasabi niya, boss, baka pwede naman January na tayo. Sabi ko, Speaker, opo, walang problema. Sabi ko, tapos si Congressman Marcoleta, Deputy Speaker Marcoleta, nandun pa nga, sabi niya, Speaker, may gusto lang sana ako kahit one hearing before the Christmas break. Tapos sabi niya, sige, ano ba yan? No? Nag-uusap din kami. Tapos sabi, bumalik sa akin, sabi ko, sabi niya, so pwede ng January. So ang sagot ko naman kagad, ano naman Speaker, kasi, di ba, alam niyo, matagal to, isang buwan kaming hindi pinag-hearing. May memo yan, official yan. Huwag kayong gagawa ng investigasyon. Alam mo, first time in so many years, ngayon ko lang nakita yung ganito. May memo to ha. Una ito, 1 week. And then after that, kung pwede, 1 month, wala muna tayong investigation. So ako naman, para naman hindi kami magkagulo, dahil sabi nila, gusto nila pag-usapan daw yung mga gagawing legislation. So sabi ko, sige, de, wala muna tayong investigation. Then after that, nagsimula na ako sa telco, nare-recall ninyo, nag-one hearing ako eh, sa mga signal ng mga cellphone. Yun na naman, baka pwede, wag muna mag-hearing. Okay, hindi ako na ako may boss. Sabi ko in fact, in front of him, sinabi ko, Speaker, okay, kung January na tayo, walang problema, January na lahat. Nagtapos kami, nagbatya, nagkamayan, Merry Christmas, umalis. Akalain mo, after 2 days, biglang in-announce. Yun naman ang sinasabi ko, di ba? Parang, dapat, ikaw ang leader eh, ikaw yung Speaker of the House. Hindi ako nagkakapit to ko. Sabi ko na nung una, kung gusto niya yung posisyon niyan, inyo yan, hindi tayo kailangan mag-away dyan. Pero meron tayong mga protocol. Meron tayong, kumbaga, kahit sa pagkakipagkaibigan, di ba? O kahit na nga sa away eh, meron mga pag-uusap, di ba? O pare, ganito ang gagawin natin, pasensya ka na, ito yung desisyon ng grupo. Ay, tindihan ko yun. Baka nga pag ni-request ko pa, Speaker, baka pwedeng, if you can give me the opportunity na mag-resign, and then you elect kung sino man. Alam mo, ito wala. Walang salita, walang ano, sa floor. Tumawag nga sa akin yung mga ilang kasamaan na may babasahin na sa floor, tawagan naman kagad. Sabi ko, ba't naman ako tatawag? Diba? Kung ganyan na yung nagiging desisyon, at ito naman ay parabang hindi to appointee position. This is an elected position. Kami-kami nagno-nominate at in-elect namin ng mga tao. Hindi ito parang you're serving at a service of a certain person. Ngayon, so, my Carlos, ito yung aming memo. Ito yung mga investigasyon. Yon? Ayan. Actually, boss, yun yung tatanong ko sa inyo eh.
Pwede ba nating basahin lang ng konti yung mga nais ninyong paimbestigahan? Ayan po ang Sal-N. Yung... Oh, Sal-N. Mm-hmm. Tapos yung signal ng NTC-DICT, yung mga telepono, mm-hmm. smart globe, dahil mm-hmm. lang gusto ni Presidente ayusin ang mga signal. Mm-hmm. Pagkatapos, itong MWSS, di ba, nagsimula mm-hmm. na kami dyan, tapos nagkaroon mm-hmm. ng negosasyon dahil ayaw ng Pangulo na magtaas ng rates ng tubig ang mga kumpanya dahil nga ayaw niya, dahil sa mga kababayan mm-hmm. natin. Ngayon, ito, yung LRA, land title of ABS-CBN, okay. DIR, yung tax issue na sinasabi natin noon na 3.4 billion din na binayaran, tapos yung ginagamit yung pesa. Tapos mm-hmm. yung PCDG, ito yung mga kinuwang equipment na pinag-usapan nung franchise hearing na hindi rin isinoli o binayaran sa gobyerno. Tapos ito mm-hmm. naman yung inilagay ni Deputy Speaker Marcoleta, NTC, yung mm-hmm. violation of ABS-CBN doon sa kanilang prangkisa, in particular yung black box na sinasabi. So ito, mm-hmm. tapos ito na yung mga, ano yan, yung mga batas at mga ilang mm-hmm. resolusyon na nandiyan pa sa amin. So tatlong pahina to, binasa niya to sa harap. Alam mo kung sino pang nakaganon sa kanya? Si Majority Leader Martin Romualdez. At yung nasa gilid niya, kagad-agad sa tabi niya, si Deputy Speaker Marcoleta. So hindi ko alam mm-hmm. kung may connection dito. Baka dahil ito nga yung naging ano, nung nakita nila yung lista nung imbestiga namin. Baka, eto kasi boss eh, parang ang dating nito, i-summarize lang natin. Sal-N, yung internet, tubig, at ABS-CBN. Tama po, di ba? Yeah. Maraming issues yeah. tungkol sa ABS-CBN dyan. So, so lahat ito, sinagmit ninyo, sabi next year na daw. Tapos biglaan kayong sinabi, bigla na kayong after 2 days, bigla kayong tinanggal. Tama po? Tama. Banat ba? Exactly ganun ang nangyari. Hindi ko kaya ang nagtanggal ay yung asawa. Ay, hindi kasi malay mo, di ba sumagot si Speaker Velasco, sabi niya, okay yan pre, okay, next year tayo, next year. Eh bigla na nakita nung asawa. Tanggalin ko yan. Ay, ganun. Sinong asawa? Yung una o si Atienza? Si Atienza yata eh, tingin ko eh. Yun yung dalawa nga pala ngayong bago niyang ano, no? Hindi kasi si Atienza, sa akin, kanina nagsalita si Atienza na naman sa media. At alam naman natin si Atienza, mainit na mainit talaga at gustong ibalik itong ABS-CBN na ito, no? At sinabi niya kanina, you should have expected daw na tatanggalin kayo. Dapat nga daw, kusa na kayong nag-resign dahil doon sa palitan ng speakership at nandun kayo sa kabilang partido o nasa kabila kayo, nandun kayo kay dating speaker Alan Peter Cayetano. So, ako, I just find it curious, no, na si Atienza is turning out to be the spokesperson nitong si Velasco. And him being a very, very vocal supporter of ABS-CBN. At kayo naman, yun nga, pinakita ninyo na nandun lahat ng mga halos lahat doon puro ABS-CBN, you know. Yes. Hindi malayo, ha. Do you feel na your stand against ABS-CBN more than your closeness to Speaker Cayetano has something to do dito sa pagkakatanggal ninyo? Alam mo Carlos, hindi ko rin masabi, pero siyempre kung titingnan ko naman yung naging paninindigan ng Pangulo, parang kung titingnan mo yung nangyayari ngayon, marami sa mga nagsalita at tumindig dun sa kanyang pananaw at paninindigan na labanan ng oligarkiya, labanan na itong in particular, no, nung pinag-usapan ng ABS-CBN. Hindi lang naman ABS-CBN yan eh, nakita mo naman pati yung sa tubig, pati yung sa kuryente. Mm-hmm. Pero particular, kung titingnan mo itong pangyayaring to, marami dun sa mga lumaban nung mga panahong yun, ang tinatanggal. Mm-hmm. Pagkatapos, paulit-ulit nga nilang sinasabi, ibabalik yung ABS-CBN. Ngayon, mm-hmm. Doon kay Atienza, una sa lahat, sabi ko nga, parang alam mo kami ni Atienza naman magkaibigan, marami kami pinagsamahan. Pero nagsasalita siya sa issue, unang-una, alam ko na si Speaker Lord Velasco hindi kaya magsalita doon sa mga sinasabi ko. Kasi kung, yun nga, di ba? If you are man enough to be the leader of the house, ang una mong dapat ginawa, lumapit ka sa akin, nakipag-usap ka ng maayos, at kakausapin ko siya with all respect. At ako naman speaker ang tawag ko, opo. Nung dumating siya nung una niyang pasok, binigyan ko siya ng tamang respeto. So the correct thing to do is makapag-usap siya ng maayos, di ba?
na Mike, maalis ka, matatanggal ka. Merong isang dyan tinanggal, Deputy Speaker. Kinuwento sa akin, ganun din ang nangyari. Pagkatapos ng tanggalin, nag-usap sila ni Speaker, kaharap pa daw si Deputy Speaker Romero. Ang sabi niya, ba't naman ganun? Sabi niya, Speaker. Sabi niya, tanggap ko naman. Tatanggalin niyo ako, wala namang problema sa akin yan. At ako din naman ay may paninindigan. Sabi niya, bakit naman ganun eh? Magkasama tayo the day before. Kung pinagsabihan niyo lang ako, eh wala akong problema. Diba? Ako pa nga mismo siguro ang magbibitaw, re-resign, para wala na rin sila magiging problema sa floor at maganda yung daloy ng aming pag-usap. Eh ang sagot daw ni Speaker sa kanya eh, pasensya ka na, immaturity ko. Eksakto yun ang sinabi. Ang kwentong yan, sinabi niya, ang kinwentuhan yan, siguro mga 10 tao kaharap ako. So anyway, going back to the point. Si Congressman Atienza, Deputy Speaker Atienza, hindi niya alam yung nangyari nung nag-usap-usap kami. At alam ko naman, kung nalaman niya yung nangyari na nagkakaroon ng pag-uusap, dahil lang, syempre, sabi lang, investigation tayo January, magbigay ka naman ng report kay Speaker. So ang thinking mo, okay, bigay akong report. Kung ako'y kinausap ko agad, tatanggapin ko. Walang problema. Number two, sinasabi lang, nakikialam daw ako sa pagtanggal kay Mikey Romero. Sinabi ni Atienza. Ako, hindi ako kailanman nakialam noon pa during the 11th Congress, the 10th Congress, na magtanggal ng mga tao. Dahil unang-una, wala naman ako sa liderato. In the case of Speaker Alan Cayetano, wala din naman ako sa liderato. Of course, I am the chairman of the Public Accounts Committee, but that is the decision of Speaker Alan Cayetano. Makibahagi, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag niyo po sanang kalimutan mag-iwan ng like at komento.